So, ang October ngayon mga idol, andito na naman ako sa Third Wheel Bike. Mag-update tayo dahil meron sila new arrival ngayon. Alam ko, maraming mga branded dito na mabibili ngayon na road bike. Si Third Wheel Bike mga idol, kilala po siya pagdating sa mga road bike. At siya yung isa sa pinakamura magbenta ng mga road bike. At magaganda din ang mga pyesa ng mga road bike niya. At tingnan natin kung ano ang merong new arrival nila ngayong October. So ngayon mga idol, samahan niyo ako. Let's go! Eto mga idol, meron silang new arrival, CLX Colnago. Full carbon frame po siya mga idol. Eto, medyo nagagandahan ako at saka makinis talaga yung frame. Ilapit natin ng konti para makilapis po natin siya. Ayan, makikita nyo naman sa frame niya. Ayan po mga idol. Ayan, medyo binabagalan ko lang para at least makikita nyo. Kung mapapansin nyo mga idol yung geometry nung ano nyo, pag ganyan siya. Ito yung isang klase na CLX na kakaiba yung geometry ng frame. So carbon po siya mga idol. At kung mapapansin nyo dito sa may bandang part na to, itong ano niya, nakaano siya, aero na siya, aero seat tube. Pati yung mismong seat post na naka-aero na rin siya mga idol. Siya pala mga idol, ang size nito is 51cm sa top tube niya. Tapos yung seat tube niya mga idol is 48cm. Napansin ko rin dito mga idol, dito natin umpisahan sa mayroong sa may drop bar niya po. Yung sa drop bar niya mga idol, ayan, nakaano siya, ito alloy na FSA. FSA din po siya mismo itong ano niya, stem. Then original po na Colnago mga idol itong ano niya mismo, headset. And then 105 po. Caliper brake, harap at likuran. And then yun, tingnan natin, I think 105 group set nga pala to. So makikita nyo STI din siya mga idol. Yan, tingnan natin para masipat din natin mismo. So makinis na makinis pa rin pala talaga tong ano, pati tong group set niya at mismo itong frame ng Colnago na to. So legit po ito mga idol ha. Ito ngayon yung new arrival ni Third Wheel Bike. Ayan. So naka-engrave po yung ano niya, logo ni Colnago. And then ang ginamit nga pala dito mga idol na wheel set. Ang ganda ng wheel set niya mga idol, Shimano pa rin ang may gawa niyan. Ayan, Shimano. Kung napansin ko lang, ayan, quick release rin pala siya. Harap at likuran 700C double wall. Double wall na po siya. And then punta naman tayo dito sa may crank part. Dito naman sa may crank niya mga idol, yan, 105 2x, naka-2x na siya. Ang pinakamalaking chainring nito, tingnan natin kasi may iba rin na 50. So 50 yung pinakamalaking chainring niya. 105 din po yung ano niya, front derailleur, ito yung naka-brace on na siya. And then 105 po sa rear derailleur, ayan yung rear derailleur niya. So, ang lumalabas dito mga idol, 2x 10-speed cogs. Yan. 2x 10-speed. And then, napansin ko rin mga idol, yung wheel set niya mga idol is bladed spokes. Maganda siya. RS 30. RS 30 Shimano, yung wheel set. Yung tire na nakasalpak nga pala dito is 700x25C po. Tingnan natin. Yan, yung ikot pa lang oh. Oh, makita nyo naman mga idol. So yan mga idol, ang presyo nga pala itong Colnago na to is 75,000. So please comment down below para maibigay ko sa inyo address kaagad ni Third Wheel Bike para maka-discount pa kayo dyan. I-mention nyo lang, Chichoy21 po. Yung saddle nga pala mga idol, ayan, Pro logo. And then carbon po na aero yung seat post. Yan po mga idol, 75,000 po ito. Yon mga idol, Karma Race Kota. Ayan, bihira tayo makakita nito sa mga Japan Surplus. Kahit sa mga pinupuntahan ko, bihira lang ako makakita ng ganito. So yung sa ano niya mga idol, kulay pa lang, panalong panalo. Naka-aero frame na siya. Both, pati yung ano niya mismo, makikita niyo yung fork. Ayan, Kota Carbon. Full carbon po siya mga idol sa frame set. Except lang po dun sa mga rim set nito is 700C na Axiom ang ginamit dito
by Mavic. Ayan, 700C po yan mga idol. So makikita nyo yung tires niya, napakaganda ng tires nito. Na nakasalpak yan is 700 by 23C. Tingnan natin kung okay ba ang mga group set niya. So napansin ko naman sa mga group set nito is Ultegra. Ayan, Ultegra po siya. And then dito po mismo sa handlebar, pati yung stem niya nakadeda na rin. So magandang klase na po yung nakasalpak dyan na stem sa kayong mismong drop bar niya na alloy. Yun, caliper brake na po siya. And then, so mapapansin niyo naman sa frame niya, ayan, medyo baba ko, bagalan ko lang ng konti para may idea kayo. So, sinipat ko na rin to kanina. Ang napansin ko lang dito, medyo ano lang, konting linis-linis lang. So, wala naman tayo nakikita mga crack or malaking damage. Wala namang damage actually. So ito, alam ko kasama na rin itong Tioga na to, pinaka-bonus na rin sa inyo yan. Ganito talaga pag kota, ang lagi ko nakikita dito yung triple B na battle cage, meron na siya talaga dyan. And then, naka-brace on na po siya. Ayan, Ultegra din siya. And kung sa crank mismo, Shimano, 50T, pinaka-malaking teeth, siyempre. Tubay po siya mga idol. Ito ba, tunog mayaman ha. Ito natin. Yo, narinig nyo? So medyo maganda rin tunog ng wheel set nito. Ayan po mga idol, naka Ultegra din siya sa rear derailleur. And then front derailleur, yung tulad sinabi ko, brace on na rin siya. Ayan po mga idol. So maganda. Ang geometry naman nito, ang napansin ko lang dito, naka siya, aeroframe. Siyempre, Karmarace, carbon fiber monococo technology po yan. At original din po na Ponza power. Kay Kota rin mismo itong ganitong klaseng saddle. Okay, yung size naman nito is 53cm sa top tube niya, and seat tube is 50cm. So alam ko maraming fit sa ganitong klaseng size pagdating sa Asian size. And then naka internal cabling na rin po siya sa top tube. Ayan. Pagdating naman sa down tube niya, so hindi pa siya naka internal, so diretso pa rin yan sa may mga shifter. Ayan, yung nakalabas po siya dyan sa part na yan. Maganda yung bar tape niya na kulay puti, bumagay siya sa whole set ng bike na to. Ang presyo nga pala nito is 75,000 po mga idol. Ayan, Kota. Full carbon frame po mga idol. Grabe talaga, sobrang dami palang new arrival at saka magaganda yung mga new arrival niya ngayon. Tulad nito, RT carbon po siya, gawa po siya ni Coratec. Bihira rin ako makakita ng fully carbon frame set pagdating sa Coratec. So ito rin ang kauna-unahan nakakita ko ng carbon na Coratec. Siyempre pag mga ganyan, alam ko yan ang yung sa isa sa mga top of the line pagdating sa branded. Pag naka-carbon na design na para dyan is ito yung mga matataas na model pagdating sa isang brand ng bisikleta dahil nagka-carbon na po sila. Tulad yan, napansin ko, para siya, naka-aero na rin pala yung fork nito. Super Kinis Pro Control Fork by Coratec din siya. Internal cabling na rin pala to. Naka-internal cabling siya. And then, yung latest po na 105 group set. Ayan mga idol. I think R7000. Tama, yun. R7000 po mga idol, itong ganitong klaseng group set ng 105. Carbon, ang kagandahan, carbon din po mga idol itong mismong stem. Ganon din po yung drop bar is carbon na rin siya. Wala na po kayo masyadong ayusin dito, okay na to. So nakalagay yan, C, 1990 nakalagay. And then ang wheel set naman ito, napansin ko is 700C RS Shimano. QR na rin, harap at likuran. Ang size na nakalagay kasi dito sa seat post, sa seat tube niya mga idol is 49cm. Ayan, so actually may pasobra ng konti yun, pwede rin 48-49, ganun ang size po niyan. And it, sa top tube, as size naman is 53cm. Okay, sa ano naman, napansin ko dito, alloy itong seat post niya. Maganda yung saddle niya EC90. And then naka-brace on siya na 105 din po. Since nag-group set po siya mga idol, ayan, 105 group set. 5034, 2x sa crank, and then 105 Shimano rin siya dito sa rear derailleur. Automatic 10-speed. Huwag mga ganyan. Tingnan natin yung tunog. Oh, tahimik. Smooth na smooth. So, nakikita nyo, may nakasulat pa siya ng mga, maraming nakasulat LPC,
low profile, chainstay, ganon. Naka-internal cabling siya mga idol. Plus dun sa ilalim niya, kulay blue. So bagay na bagay mga idol yung combination ng kulay. Blue, white, ganon siya. And then may napansin ako dito, ayan talagang German design po siya mga idol, engineering. And then yung pedal, napansin ko, Klitz pedal na siya, Shimano. Ang presyo nito mga idol, 80,000. Yan, negotiable pa naman lahat ng manabanggit ko na presyo dito. Ayun mga idol, isa sa magandang brand pagdating sa mga road bike at mountain bike, syempre sa bicycle industry. Isa yan, si Trek. Ito, fully carbon frame set. Wow! So, ito, napansin ko rin. Ito yung mga Madone 4.5 model niya. Okay, ang mga dapat na components ng mga ganito is Bontrager. So, napansin ko kaagad sa wheelset mga idol, Race by Bontrager. Double wall, bladed spokes. Ang ganda nung ano niya, mga spokes niya. And then, yun isa pa sa pinaka-highlights na nagustuhan ko rito. Eto, teka, ikutin natin ako. Ayan mga idol, Ultegra group set po mga idol. Ayan, pinakamalaking chainring, 50T. Ayan, Ultegra brace on na siya. So almost mga latest model na rin yung mga ganitong klaseng frame kasi brace on na eh. And then Ultegra din po mga idol dito sa rear derailleur. Ayan po. Masasabi ko dito sa frame na to, sa combination, pati yung condition ng frame, makinis. Ito lang ang medyo napansin lang ako, ito ang part na yan. Pero hindi naman siya nag-crack. Ano lang talaga, chip marks lang. Kumbaga natanggal, siguro na isandal, tapos yun, nabalata ng konti. Hindi naman siya crash. Hindi siya nag-crash. So Trek Madone po siya mga idol. So, pag ganito, mga group set niyan, Ultegra is 2x10 speed po siya. Ang size ng frame po mga idol, 53cm top tube. Tapos ang seat tube 50cm. Pagdating naman dito sa may ano niya, stem, tingnan natin. Headset FSA, tapos alloy na stem and then Bontrager din po na drop bar, both alloy. STI, syempre, yung ganito Ultegra. So hindi pala siya group set, sorry. Napansin ko lang kasi Ultegra tong ano niya, STI. Ultegra yung crank, Ultegra yung rear derailleur, ganun din yung front derailleur. Ang naging 105 lang po ito yung ano niya, caliper. So mix siya mga idol. Okay, napansin ko rin ang tires nito is 700x25C. Mga idol, ang price naman nito is 60,000. Ayan, 60,000 yan. Naka-Madone full carbon frame ka na, 4.5 Madone. And then maganda yung upuan. Gusto ko yung ganitong klaseng upuan. Designed on your body by Celie SMP Extra. Okay, sa mga ganyang klaseng saddle, alam ko may presyo yan. Carbon. Okay, carbon din pala yung seat post. Ayan po mga idol, 60,000 yung presyo niyan. Full carbon again mga idol. Ito, Izord by Willier Tristina. Ito yung mga Izord XP full carbon. So lapit natin ng konti. Ayan, mapapansin nyo naman sa part na yan. Ayan, dahan-dahan lang natin. Makinis naman yung ano, wala namang issue sa mga frames except lang doon sa may mga konting mga minimal scratches siguro sa paggamit lang nito. And then ang size ng frame nito mga idol is 55cm sa top tube and wow, squala pala 55cm sa ano, seat tube nya. Yeah, Izord XP Ultegra crank. Ultegra din po mga idol yung front derailleur, clamp type pa siya na Ultegra Shimano. Ultegra rear derailleur po mga idol, 10 speed cogs, 2x10 speed, 700C, double wall RS11 Shimano yung wheelset. QR na rin, QR means quick release sa likuran, ganun din siya harapan po. And then dito naman sa may drop bar by Richie ang nakalagay. Yan ang nakita ko. Ganon din yung stem. Pa lahat ng spacer niya mga idol, Richie. Original. Pati yung headset, Richie rin. So maganda rin pala ano ng wheelier na to ha. Yun lang, naging ano ko rin dito. Yung STI niya, rubber hood. So assist to.
Okay mga idol, meron naman tayo nabibili ng ganitong rubber hood. Marami po yan. Siguro yun na lang ang pinaka-discount nyo rin dito pag binili nyo itong road bike na to. And then all Tegra po, caliper brake dyan sa harapan, ganun din po sa may bandang likuran po. Yung design ng wheelier, ayan makikita nyo yung para siyang arrow, red. Ang ganda pala ng Richie na ano niya mga idol, ayan. So yun po mga idol, ito naman, which is good pa rin sa aking panlasa. Mga idol, alam nyo naman, basta si ano, si third wheel bike, isa rin sa pinakamura. Magbenta ng mga road bike. Lalo na ngayon, itong mga pinapakita ko sa inyo, halos carbon yung iba. Ito, 60,000 may carbon ka na road bike. Ito yung model nito, iZord XP po mga idol. Ayan. Si ano lang, si third wheel lang ang nakita ko na talagang solid magparating ng mga road bike. At dito kayo lahat makakapili. Ayan, nakikita nyo naman yan, kaliwat kanan natin. Kasi, bilib ako dito sa kaya, no? Kay third wheel talaga, dahil sa mga pinaparating niya, sobrang solid tulad ng mga pinapakita ko sa inyo. Ito ngayon, Team Issue by Masi. Ayan, full carbon po mga idol yung frame niya. Ito yung isa sa maganda na hinahanap ko rin na Masi. Ito mga carbon na ganito. Kung mapapansin nyo kasi, ito yung, ayan, yung may mga ano siya, sign by Masi. Kakaiba to ah. High modulus carbon, yung ganitong klaseng ano, ginawa sa carbon na to. Kasi kung mapapansin, para siya meron siyang ano, disoksok. Yung ibig sabihin yung ano niya sa carbon. Kasi nakakita ko yung ganyang klase sa mga ano, sa mga kalimitan. Sa Colnago po, na C-series nila. Yung ano, saddle nito, momentum, alloy, yung seat post. Ang size nga pala, dito sa top tube mga idol, 51cm, tapos 50cm, so small. Okay to, maraming pwede magsusukat nito. Lalo sa mga idol natin dyan na mahilig sa mga road bike na mga ganda. Himasin natin yan. Masi mga idol, ang ganda. Tiagra, Brayson yung frame nito, dito sa kinakabitan mismo ng front derailleur. Tiagra, wow, tunog mayaman. Okay, Shimano Tiagra rin po, 2x. And then ang pinakamalaking ano nito, alam ko, 50T mga idol, pinakamalaking chain ring. And then Tiagra Shimano, rear derailleur po, 10 speed. So 2x 10 speed, yung tunog niya, uliting pakinggan natin. Oh, oh my God! Hanip, ang ganda ng tunog na ito. Ang ganda ng hubs nito ah. So yun, siya nga pala. Kaya pala maganda mga idol. A double wall full chrome racing nga pala mga idol. Itong ano niya. Rim set. Wheel set na rin mga idol. Siyempre kasama yung gulong niya na naka Vittoria Diamante Pro 700x23C. Kung makikita nyo naman yung design at forma, yung may kulay pula, maganda combination, black and red. Pagdating naman dito po sa may ano niya mismo, drop bar, napakaganda, big pigya. Ayan po ang deda po, yung mga ganitong klaseng ano, alloy. Deda drop bar alloy at ito, alloy din po yung ano niya. Stem. Richie ang headset po mga idol. Ang presyo nito, 48,000. Negotiable pa po siya mga idol. STI Tiagra mga idol. Dito sa kaliwat kanang brake lever and shifter. And then ayan po, mapapansin naman natin, caliper, harap at likuran. So ang group set naman ito mga idol is Tiagra Shimano. Yun, carbon ang fork niya. So fully carbon mga idol. Maganda ang ano nito, ano na to, Team Issue na to, 3VC Team Issue by Masi. Ito mga idol, 48,000. New arrival yan dito kay third wheel bike. Dito naman tayo sa Coratec na to. Kanina may carbon akong pinakita sa inyo. Ito naman Coratec. Alloy naman to mga idol, Dolomiti. Ang carbon lang dito itong fork niya. Geometry maganda. Pro size system. Ito naman, ang size sa top tube nito mga idol is 51 and 46cm dito sa C-tube. Extra small. Ang napansin ko rin yun, no? All Tegra group set.
Yes, group set nga pala. Ayan, 5034 sa crank, 2x. Brace, clamp type mga idol, Ultegra Shimano, front derailleur. And then Shimano Ultegra rear derailleur. Alright mga idol, so I think this is 10 speed. 11 speed. Hindi, 11 pala, sorry. So 11 speed pala to mga idol, kasi minsan nalilito ako talaga sa mga ano na ano, kailang speed eh. Minsan may pang 11 speed na nilalagay nila sa 10 speed na cogs. So anyway, pwede naman yun na combination. So ito naman, ang setup nito since na Ultegra, original. Alam ko cogs nito, Ultegra din yan, sigurado ako dyan. So 2x 11 speed Ultegra. Group set na to ha. Yan, caliper niya, ganda rin. Naka RS nga pala ha, Shimano. RS lang itong wheel set niya na 700C. 700x23C yung gulong na nakasalpak dyan. Siyempre alloy din po no, yung seat po. Celia Italia mga idol. Ang presyo nito is 46,000. Yan, 46,000 ang presyo nito mga idol. Yan, Shimano Ultegra. Yung mismong ano niya oh, brake lever. ITM pa oh, ITM pa pala yung ano, drop bar na alloy. Alloy din yung stem. So yun pa rin, tulad yung pinapakita ko sa mga Coratec ganito. 1990, since 1990. Letter C, 1990, yun yung logo niya talaga ni Coratec. Carbon fork. Yun mga idol, 46,000 ang price nito. Meron dito yung new arrival din, syempre Pinarello. Hindi nagpapahuli sa new arrival ang Pinarello dito kay third wheel bike. Ayan. Pero itong pinapakita ko sa inyo, hindi to carbon na frame. So, ang ano lang dito carbon yung fork niya, pero yung frame niya is alloy. Alocarb, kumbaga mga idol. So, dito kasi sa ano, may seat stay niya, alloy yan. So, and then yung triangle is alloy. So, kaya tinatawag na alocarb. Dito naman kasi sa ganitong klase yung ano, ito yung high modulus carbon. Modulus, ano ba ibig sabihin nun? Pinapaliwanag, pero yun yung high modulus, yung nakasulat eh. Hindi, so yun mga idol, tingnan naman natin yung ano yung mga ano neto. Okay, kasi ang alam ko kay ano, kay Pinarello, ganito po siya. Mamos ang components niyan. Mapakita niyo sa ano niya, seat post, alloy na most. Moss din po yung stem niya, malamang moss din po ang drop bar na alloy. Tinitingnan ko kung straight group set ba to. So hindi naman po. Ang ano naman dito is Tiagra, naka-Tiagra siya. STI group set. Caliper brake, Tiagra rin po yan dito sa harapan, ganun din sa likuran. At ang ganda naman pala kasi naka-moss din mismo itong wheel set niya. Pati gulong Ultimo is moss din ang ano niya, brand. So 700x23C yung gulong na nakasalpak na halos parang bago pa. Sleek type. 700C double wall na moss ang brand nitong wheelset niya. Quick release na rin siya, harap at likuran. So dito naman sa frame niya, tingnan natin kung ano yung condition niya. Ayan. Sa frame naman may napansin na mga dots, medyo ano lang naman yan, gas-gas ng konti. So yun lang, wala na ibang issue, hindi crack, hindi man lang ano talaga. So yung sa condition nito, hindi makaka-apekto sa performance. Hindi yan na, kaya ito, I think sa paggamit na lang, depende. Kung ibagsak-bagsak mo yon ganun. Pero anyway, ito maganda naman yung frame niya, makinis pa at walang issue. Yung sa size naman ito, nalakihan ako. Talagang 54 yung seat post. Seat tube. Sorry. Seat tube niya 54cm. Tapos yung top tube is 56. Pag mga ganong size mga idol, starting ng 5'8 hanggang 6-footer, pwede yan. Most na rin po yung crank niya. 5034 2x crank. Ang ganda ng pedal niya. Na-deeks na. And then, clamp type Shimano Tiagra. Dito sa front derailleur and rear derailleur po mga idol is Shimano Tiagra. 10 speed. Alright, patunogin natin, tingnan natin kung ano tunog. Okay, pwede na rin yung tunog niya mga idol. Hindi naman sa paingayan ng ano, pero importante yung mga Shimano parts. Yun ang pinaka the best thing na pinapakilala ko pagdating sa mga Japan Surplus, lalo na sa mga road bike po mga idol. At meron na nga pala kayong free na
bottle cage dyan. So sayo na rin yan pag binili mo to. Ang presyo nito mga idol is 48,000. Yun, basta may negotiable pa rin siya mga idol ha. FP1 Pinarello. Yan mga idol. Alucard. 48,000. Another new arrival, syempre napapagod ako kanyo new arrival. Eh totoo naman po talaga, laging maraming new arrival dito. I think yung dumating ngayon is 20 plus. FCR Giant, ito yung isa sa magandang frame na nakikita ko sa mga FCR. Kasi ito mga idol, aero frame na yan. Sa side pala, matignan yung nipis. So panipisan, pero pag sumide ka, malapad, di ba? So tawag dyan is aero frame. Aero frame set mga idol. Ultimo pati yung seat post niya, naka-aero na rin siya. Ganon din mismo sa seat stay, aero, chain stay, naka-aero na rin siya. And then clamp type. Ito naman mga idol is alloy ah. Ang carbon lang po dito yung fork. Internal cabling na rin po siya mga idol. Ang size ng frame nito is sa seat tube 50cm, ang top tube is 53cm, which is come out to small size po mga idol. And then dito naman po sa may ano niya, stem, original na Giant pa rin pala talaga. Ayan, papakita ko, Giant yung fork, Giant din po yung stem niya. At nakita nyo naman sa side niya, Giant. May bukol dito. Bumukol pa talaga. Hindi, design niya talaga yan. 700C rim. Nakita nyo naman, ang spinner G mga idol is produced by Giant din po talaga. Kenda tires na rin pala to. Maganda na rin yung tires pa. Hindi pa pwede pa siya gamitin. Ang presyo naman ito mga idol, kumusta naman? So the price is 28,000. Comes up dito sa full bike na to. Tingnan din natin sa mga piyesa kasi hybrid type to mga idol, which is na pwede nyo gawing drop bar din siya, gawing road bike. So kaya tinawag na hybrid is a combination of mountain bike and road bike po mga idol. Ayan, naka Shimano na series nga pala yung mga shifter nito. 2x9 speed. Tama, Sora 9 speed kasi mga Sora ganito din. 2, 4. Ah, 8 lang. Oo, 8 lang. Pero karamihan sa iba kasi nakita ko dito is 9 speed. 2x8 speed lang tong Sora na to. Sora kasi yung rear derailleur. Tapos si Manonal series brace on po dito sa front derailleur niya. Pagdating sa crank, FSA Tempo 2x 5034 2x po siya mga idol. Yun po. So ang naano ko din sa bike na to, pwede gawin siyang road bike. Maganda kasi yung geometry. Pati yung frame mo, mapapansin nyo naman yung design. FCR Giant po, 28,000 negotiable po po yan. Small size. Another Coratec. Ilan na yung Coratec na? Pangatlo pa lang siguro to. Apat daw to, pero ito yung pangatlo na inaano ko dito ngayon. Pro Size System RT Corones Coratec mga idol. Yung frame nito mga idol, pang sa unang tingin ko makikita nyo, smooth na siya. Smooth weld, yan. Siya nga pala mga idol, this is alloy. Ang carbon lang po dito is yung fork niya mismo. Sa size ng frame nito mga idol is seat tube 46cm, ang top tube is 50cm, which it's parang ano na rin siya, extra small. 46 seat tube ah, extra small na. So yun mga idol, 105 ang nakikita ko sa crank niya. Shimano 105, a clamp type sa front derailleur. Rear derailleur, 105 din po siya mga idol. Sa cogs, I think 105 din siya. 10 speed, 2x10 speed. 105 din po mga idol, caliper brake dito sa likuran. Tingnan natin, ganun din po sa harapan. And then yung ano niya, 105 group set nga pala talaga to. Okay to, group set na talaga. And then meron kayong pro. Gumagana ba yan, idol? Sa bagay, may signal ano rin siya. Hanapin mo na lang yung ano dito, yung bakal. Yung bilog, may parang may bilog na ano yun, nakalagay sa rayos. Pero I think gumagana to. Or lobat, pwede mo bilhin ng battery. Okay, defeats ang ano niya, brand nung mga ano niya, stem at saka drop bar mga idol, which is alloy. Ang ano lang carbon dyan ito, spacer. At itong mismong carbon yung fork niya. 700C
na Shimano R500. Ang presyo nito is 32,000. Yun. Bihira akong makakita ng mga Merida ngayon na road bike. Ngayon, meron naman palang available ngayon dito sa new arrival ngayon, yung third wheel bike, mga idol. Please comment down below or comment na lang kayo. Paibigay ko sa inyo yung address. Pati yung contact number nila. Sculptura 400 Merida. Ito, mga idol, ang carbon ng fork ng ganyan. Mga ganitong klaseng model, Sculptura. Ang dyan, alloy, itong body frame. Mga idol, ang size nga pala ng frame nito, yung top tube nito is 52 cm, ang seat tube naman is 50 cm, small size. UCI na rin nga pala yan, mga idol. Sculptura 400 Merida caliper brake. Sa kanya talaga yung mga ganong brand, naka Merida siya. Sa front derailleur 105 brace on, hindi siya brace on, clamp type na siya. And then 5034 2x Shimano na series sa crank, 105, mga idol, dito sa rear derailleur niya. So ang kinis nung talagang mukhang bago rin yung nito. Cogs, wala akong nakikitang kalawang. 11 speed. Tama, 2x11 speed to. Sabagay, pwede rin kasi kabitan, mga idol, ng 10 speed yung mga ganyang wheelset. Yung wheelset niya, pakala ko carbon ng una eh. Lang pala siya, Merida, original. Pero alloy yan na double wall, mga idol. Maganda yung tire niya, naka Grand Sport Race Continental. 700x25C po yan. Naka internal cabling din siya. Tapos Merida, lahat ng mga components niya. Na alloy, drop bar pati yung stem. Tapos PRC, Merida, yan yung original talaga dito sa road bike na to. Yan, ito fork ito, carbon yan. So mga idol, ang presyo nito, 42,000. Ayan. Available ngayon sa kanila, new arrival, Merida. Ito, mga idol, Giant TCR SLR, mga idol. Ito, new arrival. Ito yung mga SLR na ganitong model nga pala. Ito yung sa itsura, akala mo carbon, pero alloy po siya. Alloy yung nito, yung mga frame. Itong ang carbon lang dyan yung syempre yung fork niya. Fork TCR Giant po siya, ayan. Makinis, tapos internal cabling. Makikita naman po natin. Tapos naka 105 nga pala. 105 group set. Sa crank, 11 speed siya, 5034, 2x. Tapos brace on siya, mga idol. 105 rear derailleur po siya. 11 speed po yung nito. And sa wheelset naman, PR2. Yung PR2 na to, by Giant talaga. Sa kanya talaga yan, na windset. Napansin ko sa seat post niya, para siyang naka-aero. Pero ito is alloy. Yung size nga pala, yung top tube 52 cm, tapos yung seat tube nito, mga idol, is 44 cm. Ang presyo nito, 55,000 negotiable. Giant Connect, lahat ng mga components nito, pati yung drop, itong stem niya, drop bar is alloy. 105 STI. 105 group set to, mga idol. Yun po, ang presyo nito is 55,000 po. Yun, mga idol, Cannondale. Hindi nawawala ang Cannondale pag may new arrival si third wheel bike, mga idol. Ito naman na paan nakikita natin dito, ito yung Ka-Ad 8 po. Pero I think ba't may ganun siya? Sanka. Sanka pa nakalagay. De, Sanka. I think this one is a sticker na linagay nung may-ari siguro dati. Carbon po yung nito, fork. Ang dyan yung alloy, itong body frame po. Sa size naman nito, syempre, pag maka-add-8, isa sa pinakamagaan na nasubukan ko na frame. Kasi nagkaroon na rin ako ng ka-add-8. Seat tube 50 cm, ito, seat tube. Yung top tube dito is 52 cm. Maganda yung size. Small po siya, mga idol. Lahat naman components pagdating sa seat post, stem, drop bar, alloy is C4 by Cannondale po, mga idol. Tiagra cantilever. Tiagra STI po, mga idol. Ganon din yung caliper brake niya, harap at likuran, Tiagra. So which is Tiagra group set talaga siya. So R500 Shimano yung wheelset na 700C.
Eto mga idol, ang presyo naman ito is 32,000. Yung isa pa sa napansin ko, maganda yung ganitong klaseng saddle by Selye Italia. Ayan. Kaya na yun, may butas pa dyan, no? Butas na. Ayan, mga idol. So, Tiagra group set to, ah. Alright, Cannondale or Kaad 8 na sinasabi. The best geometry pagdating sa mga Kaad is Kaad 8 para sa akin. Okay to. Wow! Grabe, may ni Rone naman dito, ni Rone 7 Hydro. Ito yung mga idol, makinis pa tong ano na to, frame nito. Ayan, lapit ko ng konti, at least para may idea po kayo mga idol. Carbon nga pala yung fork niyan. Medyo maganda, coast to coast, C2C. Okay tong via ni Rone na to, ha. Ang ganda kasi ng kulay. Ito yung tinatawag nila na original kulay niya talaga, celeste. Makikita niyo dito sa bandang ilalim, ayan po, may nakasulat dyan na Bianchi. Siya nga pala, ang size nga pala, 47cm sa C-tube. Tapos yung top tube naman nito is 51cm. Maganda yung Ponza San Marco na saddle. Maganda po siya mga idol. At nakita ko carbon naman po itong seat post. Okay, 105 clamp type front derailleur. 105 din po sa rear derailleur po mga idol. Lang kaya 10 speed. Oh, ano to? 2x10 speed and 50-30-40 dito sa crank. 105 din pala STI. FSA yung ano niya, stem ganun din yung drop bar na alloy po mga idol. Andiyan pa yung emblem niya, kumpleto pa rin. 105 din po yung caliper niya. So which is 105 group set. Ayan mga idol, R500 din yung wheelset nito. Ang presyo nito mga idol is 38,000 ni Rone. Negotiable pa lahat ng nabanggit ko na presyo dito kay Third Wheel Bike sa mga new arrival niya. Mga idol, etong una ko napansin pagdating ko. Kursunada ko to. Baka malamang bibilhin ko to mga idol. Ganoon naman tayo sa mga may pag may mga pinupuntahan tayo. Orbea frame, okay naman. Aqua, yon may mga chip marks, okay lang din yan, hindi naka-apekto sa performance. Siya nga pala itong Orbea na to mga idol, aero frame. Tapos alucard po siya mga idol. Carbon na yung seat stay, carbon din po yung mismong fork na Orbea. At good thing sa ano na to, sa bike na to mga idol, this is a road bike, pero kung mapapansin hindi siya naka-drop bar. Bullhorn po siya mga idol. So kakaiba siya. Ang upuan niya, Selye Italia. Ayan, favorite din natin yan. Alloy na Orbea na original stock. Itong mismong seat post. Okay, pagdating naman sa group set na mangha tayo mga Lodi. Campagnolo Mirage. Ayan, may butas dyan mismo. Ayan, torque system na yung mga ganito mga idol. Ultra torque system. So, 2x mga idol. Ito, Campagnolo rin. I will get this one na. Ito, Campagnolo din pala na clamp type, which is, alam po parang ano to, malaki. Mga regular na nakikita ko yung size nito, clamp type. Ito naman, Campagnolo Mirage din mga idol. Itong rear derailleur po. Yung chain, wow, maganda, lahat Italian. Tunog pa lang nung ano, wheelset ah. Wow! 10 speed, 2x10 speed po mga Lodi. Alright. Caliper brake, Mirage, Campagnolo. Alright. You're my baby, baby, baby. Kinantahan talaga eh, no? Ganyan talaga ako pag personado akong isang bisikleta. Yan. Ito mga idol, maganda to. Fit na rin, pwede rin kasi sa akin to, small size. Top tube nito mga idol is 52cm and C-tube is 51cm. Yan, pwede rin sa atin yan. ITM, mga idol, racing, yung stem. And then, profile design. Oh, maganda pala, ito maganda to. Yung bullhorn na yan, profile design. Alright. Tapos, Tyrell brake. Yan, ginagamit yung mga ganyang klaseng preno sa mga aero.
yung mga pang time trial po, bar and brake at saka bar and shifter. Ang kagandahan ng bar and shifter nito is Campagnolo rin. So swak, bihira yan, panalo to. Panalo na ako dito mga Lodi. Okay, I love this one. Maganda yung wheelset niya, Mavic. Quick release, sarap at likuran. Ang presyo nito, 37,000. New arrival again, siyempre Giant Contend. Okay, pag Giant Contend po mga idol, mga gaganda to, mga halos latest model kasi ito yung naka-internal cabling na po mga idol. Para din siyang, pwede siyang cyclocross. Cyclocross ang ano ko dito. So, ito nga pala, Sora group set. Yan, naka-internal cabling. Ang size ng top tube, 53 cm. Ang seat tube nito is 50 cm. So, small. Sora sa crank mga idol, 50-34 T. Yung T na yung tip po yun mga idol ha. Brace on rin siya na Sora. And then Sora rear derailleur po. Medyo may kalakihan yung mga cogs nito. Kaya ito yung mga bagay na pang cyclocross or gravel bike. Lan ba yan? 9 speed. So 9 speed pala to. 2x9 speed. Medium size mga idol ha. Medium size to sa gravel bike. Okay, alloy naman tong stem nya. Ganon din yung drop bar. And then Sora STI. Ang hindi lang naging Sora pala dito na napansin ko, itong caliper brake po nya mga idol. Wheelset 700CR S20 by Maddox. Ayan mga idol. Ito naman, ang gulong na nakasalpak pala dito, nakano siya, Swalb Lugano. Yan, Swalb Lugano, maganda yung maganyang gulong. Para siyang sleek type. Ang presyo nito, 28,000 po mga idol. Giant TCR. Mga paborito natin mga idol. Carbon yung fork niyan. Ito naman po mga idol kasi, kung mapapansin nyo yung ano niya, alam ko carbon to eh. Carbon yan. Itong mismong ano, TCR. Oh, carbon nga. Lodi, carbon to. Pero yung ano nito mga idol, ito pa yung hindi pa siya naka-internal cabling. Kaya tinitingnan ko siya eh. Hindi pa siya naka-internal cabling. Ang presyo nito, 47,000 mga idol ah. Tiagra group set naman pala to. Pero hindi, semi group set na siya. Itong STI niya is Tiagra po mga idol. Pagdating naman dito is alloy, unbranded yung caliper brake. Yun lang na iba. Tapos quick release, Giant wheelset, 700C. Welgo na pedal. And then Omega FSA po mga idol na 50-34 2x dito sa crank niya. Gawa ni FSA yan. Tapos brace on 105 Shimano. Tapos pagdating dito naman, Tiagra sa rear derailleur po. 10 speed mga idol, 2x10 speed. Small size nga pala to. Itong Giant TCR na to. Ang gaan nito ah. 47 cm seat tube. Yung top tube nito is 52 cm. Original na Giant po ang ano niya, saddle. Yun po mga idol, 47,000. Negotiable pa po yan. New arrival again mga Lodi Koy. Ito naman ang Giant Contend din to mga idol. Pero isa rin to sa mga naka-internal cabling. Ayan, nakita nyo, mababa dito sa seat stay niya. Para din siya, para sa akin, road bike na, road bike to. Road bike design. Ang kagandaan nito, ang group set dito mga idol, 105 group set. Ito yung 5800 group set mga idol. Napansin ko yan, brace on na siya. Shimano 105 po. 11 speed, 50-34. 105 din po sa rear derailleur, 11 speed na cogs. PR2 by ano to, Giant, mga ganitong klaseng wheelset po. And then ayan po, nakikita nyo, caliper brake sa likuran is 105 po. And then may bell pa siya na original na 105. Yung drop bar is alloy, connect by Giant, ganun din yung stem. So yung itong fork nito mga idol, I think ito yung carbon dyan. So yun, shake nakalagay ah. Ganda, shake. So STI 105 mga idol. Ito, ang size nito is small ah. 47 cm seat tube. Ang top tube nito is 51 cm. Ang presyo nito, 50,000.
Negotiable. Maganda yung kulay, black and blue combination, internal cabling. Sa top tube, ganun din, naka-internal cabling din po siya. Giant Content SL, yan yung SL. Another new arrival again, syempre Anchor. Itong Anchor na to, parang may kalakihan yung size nito eh. Anchor by Bridgestone po mga idol. Ang carbon na naman ulit dyan, yung itong fork niya is carbon. Yung sa design ng mismong ano niya, makita nyo para siyang nakakuba ang dating. Ang size nga pala ng seat post, seat tube mga idol, 51 cm, top tube 53 cm. Ayan, kasama na yung mga ilaw niya na by Panasonic. Sa crank, ayan, Tiagra po mga idol, 50T, pinakamalaking chainring, clamp type, Tiagra, Shimano front derailleur, Shimano rear derailleur din po siya, and 10 yun, 10 speed. Raman tayo. Alloy, Anchor, stem, ganun din yung drop bar niya na by Nito na alloy. Yun lang, nawala lang yung cup nito, pero ano, parehas din naman na ano to, Tiagra. Caliper brake, Tiagra, harap at likuran. QR, quick release pala na R500 itong wheel set. Ang presyo nito mga idol is 28,000, which is negotiable pa rin po yan. Sa mga saddle, original pa rin na Anchor. Pati yung seat post, Anchor din po. Yun mga idol. New arrival, 28,000. Giant Defy, meron pa rin palang Giant Defy. Pero napansin ko yung mga ibang Giant Defy, wala na. Sold na. So ito na lang. Wow. Okay, Giant Defy, black and white, blue combination. Ito naman kasi mga idol, kung napapansin niyo yung road bike na to, medyo mababa yung seat stay niya dito sa top tube niya. Looks nga pala to, 6000 series batten tubing. Ang top tube naman ito mga idol, 53 cm, tapos 50 cm yung seat tube. Tiagra crank, ayan, 50T. Ganon din, brace on na rin siya na Tiagra sa front derailleur. And then Tiagra rin po mga idol itong rear derailleur niya. 10 speed po yan, 2x10 speed. Giant, parehas din po itong stem, ganun din yung drop bar niya. Tapos Tiagra, STI. Ang hindi lang naging Tiagra mga idol, itong ano, caliper, harap at likuran. Yun lang ang naiba, so semi group set to mga idol. Wheel set 700C yung size. At ganun din po ang gulong na original pa rin na Giant, 700x25C. Ito lang ang carbon po, yung ano niya, fork. Alloy naman po yung pinaka whole body niya. Giant Defy mga idol, ang presyo nito 32,000, medium size ng mga lodi. 32,000 po yan. Speedster, ito isa rin to kasi alam ko meron pa na dalawa doon, so pwede kayo mamimili ng iskat dito dahil tatlo na eh, pero ito yung new arrival na lang ibablog ko para sa inyo. Naka-syncross nga pala ang ano nito, components. Internal cabling na po siya mga idol, Shimano non-series 50T, pinakamalaking chainring, tapos clamp type na 105. Dito sa rear derailleur naman po is 105 din po siya, 2x 10 speed yan, automatic. Shimano ng series po mga idol itong caliper brake sa ano, may likuran. Ganon din dito sa harapan, Shimano ng series. Okay, tulad sinabi ko, lahat ng components is syncross. Stem, pati yung drop bar is alloy. Ayan, Shimano 105 naman po dito sa may ano niya, STI. So okay, maganda rin siya. Yun, ng series po yung caliper ha. Wheel set, original po na syncross components para kay Scott po yan. Ayan po mga idol, by Alex Team, collaboration po nila yan. And then carbon po itong fork. Mga idol, Speedsters by Scott. Ang presyo niya mga idol, 38,000. Yung seat tube niya, size pala is 49 cm, top tube is 51 cm. Munti ko pa nakalimutan yung size. Yun po yung pinaka-importante para ma-detail natin lahat itong mga bisikleta. Yan po mga idol, presyo niyan 38,000. Wow, ang laki nito. C-Sport 2 Bianchi original. Maganda yung kulay, celeste color mga idol. Shimano 3x non-series,
Di ko makita kung ano yung nakasulat dito. I think, pag maganyan, altos to mga idol. 2468. 3x8 speed po yan mga idol. Camelote Sports mga idol, malalaman natin ngayon yung pinagkaibahan po ng mga bisikleta sa mga pinupuntahan ko. Panoorin nyo lang yung mga vlog ko para malaman nyo yung mga presyo, para makapag-canvas kayo. Marami tayong vlog dyan mga idol. Yun ang isa sa recommended ko para sa inyo, para malaman nyo mismo kung magkano yung mga presyohan ng mga bisikleta sa lahat ng mga pinupuntahan ko po. So yun, remind ko lang po sa mga newbies dyan, huwag kayong magulat kung bakit ganun yung presyo. Siyempre, aralin po natin kung alam nyo kung magkano po yung mga piyesa at saka siyempre yung brand by name. So mga idol, ang presyo nga pala nito, pinatagal po pa ng konti, 19,000. Mura, pwede na rin, pero tumawad kayo para mas mababa yung presyo. Original Bianchi po yung mga wheelset nito. Dito sa likuran, ganun din sa harapan. Quick release na rin siya. Tapos, ang kagandahan niya mga idol, Clarice hubs na rin siya. V-brake to mga idol ha, dito sa harapan, ganun din sa likuran. So, hybrid bike nga pala to mga idol. Ang ginamit sa mga shifter nito is Altus. 3x8 speed. 19,000 to mga idol. Napakalaki ng size nga pala nito. 55 cm yung seat tube, yung top tube is 56. Wow. Yan, C Sports 2 Bianchi. 19,000 po. Good thing meron ding mga nakahaldo po hybrid dito kay third wheel bike sa mga new arrival niya. Ito naman Bianchi, so dalawang Bianchi ang nakita ko ngayon plus Canon din and Giant. Nga pala naka-Clarice nga pala to sa rear derailleur. Front derailleur is Clarice din, tapos Octalink mga idol, Clarice din po yung crank na 2x. Naka-V-brake diyan sa likuran, ganun din sa harapan. 700C nga pala to mga idol ha. So yan. Roma 3 mga idol Bianchi, 17,000 ang presyo nito, available din sa kanya. Ang seat tube 46 cm, yung top tube 53 cm. Hybrid mga idol, Clarice din mga shifter niya, 2x8 speed po. Yan. Original na ano pa rin ha, Bianchi yung mga ano niya, hand grip. Roma 2 mga idol. Yan. 17,000 ang presyo. Ito, quick Cannondale sa mga naghahanap, hybrid din to. Napansin ko naman, ang combination white and maganda yung kulay. Ayan, Cannondale. Para siyang light green. Ayan, neon green, parang ganon. Ang size nga pala nito mga idol is large. Shimano na series, 3x sa crank. Siyempre, 8-speed Alivio Shimano. V-brake sa likuran, ganon din dito sa may harapan ko. Hybrid to, na Cannondale. Shimano na series to yung mga shifter niya. 3x8 speed. 16,000 ang presyo nito. Original pa rin na Cannondale yung mga parts pati mga components. 700 dito mga idol ah. Yan. Hybrid. Napansin ko dito, pwede nyo papalaparin yung gulong niyan. Ganun din dito sa likuran. Kaya hanggang 40C. Kaya yan para maging 29er ang dating. Kasali to mga idol ha. Ito CAD 10 naman to. 18,000 ang presyo nito. Ano na to tawag dito, set na to. Frame set. Alloy frame set mga idol. CAD 10. All right. Tapos meron pa akong papakita rin sa inyo, may mga sale din nga pala sila dito na talagang mas mura sa mga new arrival. Yun lang naman ang maging different nila sa mga new arrival na nasa baba. Marami kayong pagpipilian pag pumunta kayo dito kay third wheel bike. Dahil sa sobrang daming brand at saka lahat naka Shimano po, may naka Campagnolo pa. Tingnan nyo naman sa dami ng mga gandang mga road bike mga idol. Ayan, no? Siya lang po ang may pinakamaraming road bike po dito sa buong Pilipinas pagdating sa Japan Surplus. At siya rin po ang isa sa pinakamura magbenta po. Compare ko yan sa mga ibang napupuntahan natin. At pwede po kayo tumawad. Huwag kayong mahiyang tumawad po mga idol. Ayan, Colnago, Coratec, Kota. Ayan po mga idol. So talagang ang labanan ngayon dito, pababa na raw ng presyo. Ang carbon niya, nagpe-presyo na siya ng 60. At negotiable pa yung sa 60 sa mga carbon bikes niya. Tulad nito mga pinapakita ko sa inyo, mga Wheelier,
Trek Madon, Kota, ayan, saka yung mga Coratec. May Colnago dyan, mga idol. And now, mga idol, ha? Alright. So yun, mga idol, maraming salamat. Yan po update ko dito kay Third Wheel Bike. October new arrival po, 2022 po. Maraming salamat. God bless, mabuhay.